sila contract signing. I wanna ask, so you've been doing hosting for a long time. Are we gonna see you do movies or teleseries in the future? Actually, nakakatawa. Nakakatawa. A few weeks ago, I got a message asking if I can cameo sa isang teleserye na gagawin ng ABS-CBN. So I thought it was comedy. Tapos nung medyo kunento sa akin, medyo hindi, medyo serious ng konti. So parang at this point, honestly, hindi ko na maisip na balikan ang pag-aarte. I'm a much more competent host than siguro I am as an actor. Happy na ako sa naiwan ko before sa In My Life. Yung kasama si Loidy, kasama si Momski, and of course lahat ng proyekto naman ni Direk Wen. Pero siguro doon ako sa mas mabibigay ko kung anong kaya kong gawin, which is hosting. But additional, I know that... Sitcom, pwede. Yeah. Siguro pwede, I would do. In fact, siguro last year, there were talks na magsisitcom kami din ng Mommy. Hindi lang natuloy for whatever reason, pero it came to a point na nagpre-present na sa amin ng mga kwento. So siguro a sitcom would be more viable. But what's in your vlogs? Usually your ideas, diba? So are there any creative pursuits? Like, you wanna write, direct something, work on something, may ganyan ba? I can't imagine myself writing or directing, pero siguro it's more of, in like for example, the show that we're doing, na it's a collaboration talaga. Like what you said, after hosting mga 20 years, kahit pa paano, may natutunan na ako here and there. So it's kumbaga, may input kung anong pwedeng gawin sa show, kung anong mas magandahin. Pero sabihin mo talaga na to focus on something like writing, directing. Parang hindi ko pa naiisip yung sarili ko doon. Thank you. Thank you very much. Hello po, sir. The next one will ask for Sir Jun Lalin from Abaca. Ay, sir, just ko. Magre-ready ako dyan pag si Sir Jun na nagtatanong. Oh my gosh, what do you want, sir? Sir. Yan, Luis, congratulations. Thank you very much. Yeah, syempre, we're all so happy na... Thank you. Bukod sa'yo, umiyama rin si... Jessie ngayon. Yes. Kasi alam naman namin na, syempre, ang laki-laki ng talent mo, ang bongga, ang trabaho. Pero nakakatuwa that you allow Jessie na bumalik. Yes. Kasi sabi ko naman kahit paano, meron siyang passion pa rin eh. And I think that would help her as an individual. Pag nagagawa niya ang gusto niya, pag nagagawa niya ang passion niya, I think if it completes who she is, makakatulong din yun sa kanyang pagiging isang may bahay sa akin, isang mom ni KP na, kasi kumbaga masaya siya eh. Na it's not simply because nakakatrabaho siya, but it's more of nagagawa niya kung ano sa puso niya. Yan, okay, sure ka ba na kailan ni Jessie ang pumirma? Si Tina, hindi kasama. Kasi ang dami na aliw sa kanya. Oh. You know, hindi ko nga maisip na marami nagsasabi whenever we post kay Peanut na sinasabi nila magsa-showbiz din yung bata niya. At ako mismo magsasabi na if dumating sa point na may sariling diwa na talaga siya, I would let her try, honestly. Para at least pag tumanda siya, hindi siya yung what if. Kung nagustuhan niya, edi go. Basta hindi mo masasacrifice ang pag-aaral mo or kung naman ang kailangan priorities. Pero she tells me na parang, Papa, okay na ako. Okay, then let's focus on something else. Dahil siguro na sa dugo din niya ang pagiging isang artista mula sa lolo at lola, sa amin ni Jessie, tapos sa kanya. So I guess it's sort of inevitable na masubukan niya ang industriya. At least hindi mo pinipigilan, no? Hindi. Para at least walang ano, walang mga, Dad, what if ganito? At least nasubukan niya. Kung di ka happy, edi okay, let's do something else. Oh, ang ganda rin kasi nung ano, no, nakita mo yung video, yung old video of your mom, no? Yes. Bata siya kasi yung video niya na talagang parang magkamukha sila, parang iisa sila. Dalawa talaga ako, may mga angulo talaga, especially yung wavy hair ni Mommy. Si Mommy kasi pagka yung buhok niya dati, makikita mo rin kay Peanut. So nag-aagawan si Momski at saka si Jessie sa itsura ni Peanut. Parang ako yung walang ambag. Talaga? Oh, parang barkada lang niya ako, parang kapitbahay niya. Pero yung pagdalawang mukha talaga, it's either my mom or kay Jessie. That's so nice. And I don't mind, ha? It's actually a good thing na kamukha ni si Jessie at yung lola niya. Pero bongga rin kung kasama ka, gwapo mo, no? Eh, sabihin na natin na ano to, hindi pa nauuso ko yung kapupuhan ko. Yeah. Yeah. Pero yan, naminayang ka with the sitcom na hindi natuloy? Well, you know, everything happens for a reason. Ang dami ko namang show na hindi natuloy
na nagawa na, ready na, for whatever reason, hindi natutuloy, siguro may darating na tamang script para sa amin ni Momski. And siguro nag-busy din kami with whatever we need to do. Pero ako nami-miss ko kasi, dahil pagka, para sa akin yung sitcom, for example, na ginagawa namin yung Home Sweetie Home, yung kasama ko si Kathy, si Tony, Kuya Bayani po, para sa akin yun na yung pahinga ko. Noong nagsisitcom kami, I was juggling 3 or 4 shows yata. Pagod na pagod ako, pero sobra akong excited pumasok sa sitcom. Dahil para sa akin yung nagpahinga. So if I get to do that with my mom, masaya yun, tatanggapin ko yun. Kasi sobrang nakakatuwa, no? Lalo na lumabas siya sa It's Your Lucky Day, di ba? Si Mommy? Yeah. Yes, si Mommy kasi, paano ko masabihin ito? Si Mommy medyo nagpaparamdam sa industriya, eh gusto niya sumikat. Gusto niya ng chance. Sabi ko, Momski, sabi ko hindi naman ganun kadaling pumasok sa industriya. Bago ka. Diba, i-guest ka sa mga programa ko, gagamitin mo ko. Magsipag ka, magsimula ka sa Goyeng Bulilit, papalik sila. Nag-audition naman siya. So what happens sa audition? Audition sa inyo. Hindi, it's something. Not everyone gets to work with their family. Para sa akin, I'm very fortunate, lucky ako na naka-host ko na yung daddy ko, na nakasama ko yung mommy ko sa hosting, sa pelikula, kahit kay Jesse, nakakasama ko sa programa. So ano yan eh, blessing sa industriya natin. Bihira yung makakahanap ko na talaga, like father and son, mother and son sa industriya. You're launching a new show this July, no? Pero aware ka na up to now, ang dami pa rin nag-expect na It's Your Lucky Day na babalik. Thank you. Pag nag-ano nga kayo, kunyari nag-get together kayo, yes. Iniisip ka agad nila meeting na pre-prod. Yes, hindi. Una, thank you na maraming nag-aabang sa It's Your Lucky Day. At kung maraming nag-aabang sa It's Your Lucky Day, isa rin naman kami sa mga nag-aabang sa It's Your Lucky Day. Pero lahat yan may perfect timing. Nung nangyari nga yung nangyari sa Showtime, di ba? Di naman namin inakala na marami ang magiging following ng It's Your Lucky Day. So, sabi ko nga kanina, yung mga ganong senyales, it means, you know, you did something right. So, pagka tama yung oras para sa It's Your Lucky Day, literally yung oras, o hindi kaya yung the time na ibalik yung show, I'm sure gagawin din naman ng ABS-CBN. But for now, Rainbow Rumble muna ang gagawin natin. Yan, siyempre, since pumirma si Jesse, ang tanong ngayon, gagawa ba kayo together ng show? Alam mo, na pinag-uusap kami dati, parang sabi niya na she would like to explore sitcom din kung sakali. Yung medyo mas light talaga na comedic. Kasi yung mga past projects ni Hau Hau, mas nalilinya sa drama. So parang sabi ko, it's really different pa ng sitcom ko na, yung wala kayo masyadong script, kulitan lang. And like anything, I would love to work with my wife. Yeah. Pero eto last na, ang daming natutuwa, pinupuli ka sa pagiging loyal ka pamilya mo. Pwedeng-pwede ka kasi lumipat sa iba, pwedeng gumawa sa iba, pero nag-stick ka with ABS-CBN. Sabi ko nga eh, parang napatunayan namin ako at ng ABS-CBN what kind of a relationship we have. And it's not simply about katrabaho. For example, si Tita Cory, ninang namin, si Sir Carlo. So it goes beyond the ABS-CBN compound, it goes beyond the cameras. At like what I said earlier on stage, nung dumating sa very challenging point ng ABS-CBN, and it's a safe assumption, it's still a very challenging time for ABS-CBN, and nandito pa rin ako, gumagawa pa rin ako ng paraan, magpasaya ng bawat kapamilya. Nung ako na, din naman ang dumaan sa mga ibang klaseng pinagdaanan ko sa buhay ko, hindi bumitaw sa akin ang ABS-CBN, hindi nawala ang tiwala. So talagang forever ang pagiging isang kapamilya. Ang bongga ng challenge na yan, no? Parang yung challenge din sa amin kung mas maririnig ka dito sa video namin o yung mga listeners. Pero thank you very much, thank Luis. Thank you. You're always nice sa lahat, sa entertainment press, sa vloggers, sa lahat talaga. Ito totoo, dito pa. Parang kami yung mom mo and dad. At hindi ito pang-asar, ha? Lumaki ako with you guys. Lumaki ako na sa presko ni Mommy, kayo nakikita ko. Isa kayo sa mga unang kaibigan ko. Bago pa ako nakilala na Luis Manzano yung host or actor, ang unang-una ko nakilala sa industriya ay ang press natin. I will forever appreciate the press and the media. Alam niyo? Yeah, ako dati pag nag-i-interview sa Dilma, nandun ka sa backstage, yes. Nakikipaglaro ka sa mga VIP dancers ng mom mo. Yeah, so kami, we're so happy na nakikita ka, nandito ka pa rin, ang bongga. Congratulations! Thank you very much, thank you.